on the beat. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. At sa episode na to, no, it's Kaliko time! Kakalikutin natin ang infotainment system ng Ford Territory Titanium. Pero syempre, hindi na natin kakalikutin lahat. Ha? Yung iba lang kasi napakaraming laman. So, tingnan muna natin. Ito yung home screen niya. Bale, ang makikita mo dito sa home screen, meron siyang radio, vehicle settings, device management, Apple CarPlay at Android Auto. So, giveaway na tong dalawang to, di ba? Yun, alam niyo nang gamitin yan. Ang importante dito, itong nasa ilalim, meron siyang fan speed. Tapos, control kasi ito ng aircon eh. So, meron siyang climate, dual zone climate control. So, ito yung left side, ito yung right side. O, diba? Ang galing. Tapos, meron din siyang 360 camera. So, nakikita nyo na lahat ng basura sa aming studio. Good luck naman. Pero anyway, malinaw na malinaw siya, no? So, back tayo. Tapos, ito. Siyempre, una, ang radyo. Meron siyang AM, meron siyang FM. So, pwede kang mag-set ng mga kung anong station na gusto mong nakaprogram na sa'yo. Tapos balik tayo sa homepage. Vehicle settings, ito yung medyo marami kasi. So, vehicle information, vehicle safety, body settings. Tingnan muna natin itong vehicle information. So, unang-una, no, meron siyang tire pressure monitoring system. So, makikita mo dito, 33 PSI. So, medyo overinflated tayo ngayon. No? Kasi ang alam ko, nasa 31 or 32 lang yung ano nila dito. Eh. So, pwede mong i-adjust na yan. So, nandito rin yung mileage. Remaining fuel, distance to empty. So, ito yung nakalagay na average fuel consumption, 6.2 kilometers per liter. Pero, mga ka-tandem, kasi nastuck ako sa ano nito eh. Nastuck ako sa S-Lex ng isa't kalahating oras, no? So, kaya medyo malakas siya dahil nga doon, imagine niyo na lang, no, isa't kalahating oras akong ano, nagpa-party-party dito dahil maganda yung sound system. Anyway, yan. Yung average speed ko, kung makikita nyo, ayan nyo, 26 kilometers per hour, di ba? So, yan. Dami pang information. Tapos, balik tayo sa dito. Yan. Vehicle safety. So, nandito naman ang sikreto, no? Kasi nandito yung drive mode. So, drive modes, eto siya. Meron siyang normal, eco, sport, at mountain na mode. So, ako, pinaka-paborito ko tong normal mode. Kasi meron na siyang speed, hindi siya ganun kalakas sa gas. So, yung eco kasi niya napaka-swabe. Pero, gusto ko kasi yung medyo may konting sipa eh. Kaya gusto ko yung normal. Meron din siyang sports mode, medyo nag-improve nga ng konti. Tsaka yung mountain mode para more torquey yung engine. So, ikaw nang bahala pero ako okay yung normal mode. Tapos dito, bliss, no? So, nasa bliss ka talaga pag bumili ka nitong sasakyan ito. Hindi, joke lang. Ito to, blind spot monitoring yan. So, meron siyang prompt or meron siyang alert niya. So, pwede mo siyang iset. Tapos, ito namang rekta. Re-rekta ka talaga dyan. Ano nga ba itong rekta? Rear cross traffic alert. So, yan. Pag umatras ka, tapos merong sasakyan na lalapit sa'yo, may ano na siya, may warning. So, malalaman mo. Tapos, meron din siyang exit warning. Kasi, di ba nga, nagpa-park to ng kusa, tapos mag-e-exit din siya ng kusa. Tapos, meron din siyang HDC. Ano yun? Ewan ko. So, makikita nyo, lahat ng mga pindutan dito, merong eye sa gilid. Ibig sabihin na information. So, pindutin natin para malaman natin. Yung pala yun, yung RCW, Rear Collision Warning. So, pwede mo siyang i-on kung gusto mo. Pero syempre, ako, mas gusto ko naka-on yan para alam ko kung bubungguin ako, di ba? So, yung traction control, pwede nyo rin i-on off. Pero syempre, para safe tayo, parati nyo lang i-on yan. Okay, tapos lipa tayo sa kabila. So, body settings. So, yan, no? Pwede mo siyang gawing macho, pwede mo siyang gawing sexy. Hindi, joke lang yun. Ito naman siya, no? So, pwede mong i-adjust yung mga ilaw mo, locks, door windows, at iba pa. So, dito, ayan, meron siyang follow me home function. Itong follow me home function, ibig sabihin yan, pag pinatay mo na yung makina, 30 seconds, naka-on lang yung ilaw para kunwari, makita mo yung mga susi mo, or makita mo yung papasukan mo ng susi sa pintuan. Ayan, welcome lighting. Pagka-welcome, pagpapasok dito, ilaw din siya. Interior light, tingnan nga natin, ano ba yan? Ah, okay. Sets the time for the interior lights to remain turned on after the vehicle is powered off. So, ayun. Galing, no? Marunong pala ako mag-English. Okay. Tapos, yung dito naman, fog light steering assist. Ah, ibig sabihin, mag-on pala yan pagliliko. Tama ba ibig sabihin ko? Ayun. So, yun nga. Pagkaliliko ka, mag-on yung fog lights. Ah, ito siya. Okay. Tapos, yung locks. Ito naman tayo sa locks. So, auto lock, intelligent lock, one touch unlock, auto unlock. So, pwede nyong iset yan lahat dito. Ano nga ba yung ano, auto lock? When set is on, the four vehicle doors will automatically lock
when vehicle speed. Ah, so ano to? Speed sensing door locks. Okay. So, check naman natin yung doors and windows. May settings pa yung bintana, no? Uy! So, kita mo, pwede mong orasan yung defrost niya sa likod, no? So, maganda yan kasi pagka, kunwari, in-on mo, tapos nakalimutan mong i-off, pwede mabasagas yung salamin mo. So, dito, at least, pagka nag-defrost ka, 10 minutes, sure ka na mamamatay siya ng 10 minutes, hindi mababasag yung salamin mo sa likod, no? Di ba, galing? Tapos, automatic rear view mirror folding. So, magtutupi yung rear view mirror? Ah, okay. So, yung side mirrors pala, tutupi siya pagka nilock. Okay. So, yun yung gusto ko para, kunwari, nasa mall ka, pinatay mo yung makina, tutupi na siya, hindi masasagasaan ng mga ibang dumadaan, di ba? Tapos, automatic wiper. So, ibig sabihin yan, nagwa-wiper ito ng automatic pag umuulan, no? Di ba? Pwede mong i-off, pero bakit mo naman i-off? Eh, ang ganda-gandang feature nun, di ba? Tapos, ina natin yung more. Ano ba itong more? So, yan, ha? Merong custom button. Ano ba yung custom button? Tingnan nga natin. Ah, so ito yon yung sa manibela. So, pwede mong iset kung ano yung gusto mong button dyan. So, pwede pala dyan yung drive modes, no? Kasi wala kasi itong pindutan ng drive mode. So, pwede iset mo na lang dyan yung drive modes para mas madali. Tapos, meron din ditong wireless charging. Siyempre, ba't mo naman i-off yan, no? Tire pressure sensor training. Ba, may training din pala yung ano? Akala ko mo, ano lang yun, ha? Train tire... Oh, okay. Okay, anyway, set niyo yung ano mo, yung settings ng tire pressure monitoring system. Tapos akala niyo yun lang yun, di. Homepage pa lang yun. So, 'di ba? Body settings. So, ito na yung homepage, 'di ba? Meron pa siyang dalawa dito. Tapos na rin tayo dito sa mga functions na sa ilalim. Meron pa ito. Ito nasa gilid. So, ito, may equalizer pa siya. So, ayan, yun niya. Pwede mong iset yung bass, mid, treble. Tapos, pwede pa yung, ano, yung balance. Kunwari, gusto mong more on nandito maririnig yung sound. So, urong-urong mo lang yung dot na yan. O, diba? Tapos, yung music. Siyempre, dito nakaset naman yung, yan, Bluetooth or Android Auto, Apple CarPlay or USB or radio. Tapos, meron pa dito yung settings. So, yan, yung iba dito, na-discuss na natin kanina. Pero, yung iba, hindi pa. Kagaya nito. Unit information, kung talagang ano, no, medyo geeky ka, so ito yung program version N2E914H174AE077230315. Good luck naman sa'yo sa paggagamitin yan. Bahala na. Tapos ito pa, pwede ka pala mag software update dito, no, ilalagay mo lang yung USB. So yan lang siya, USB. Let's back natin. Okay, so ito, meron din siyang manual, no, ito yung kinaganda. Importante ito mga ka-tandem sa lahat ng may kotse. Kailangan may owner's manual kasi dyan mo malalaman yung mga sikreto ng sasakyan, mga do's and don'ts, diba? Yung mga engine start, ano yan? Yung ano? Start, push start. Anyway, yan, shoutout ng Cyril Ryan, hello. Ayan, so infotainment owner's manual, so yan. So, yan. Infotainment system lang pala ito. Hindi buong kotse. Anyway, magbasa pa rin kayo ng manual. Other settings. So, yan. So, pwede mo palang iset siya, no? Kung gusto mo ng miles, pero syempre ako, kilometers. Hindi ko maalam gano'ng kalayo yung miles na yan. Degrees Celsius din kasi hindi ko alam yung Fahrenheit. PSI, yan din yung masanay ako. Kilometers per liter. O, yan. Fuel consumption mo. Okay. Tapos, pwede ka rin palang mag-reset to factory default settings. Okay. So, other settings, tapos volumes and beeps. So, pwede mo palang lakasan o hinaan. Oh, okay. So, ano, hiwa-hiwalay pala siya, no? Kung gusto mo, kunwari, malakas yung audio volume mo, pero yung ringtone mo, kunwari, mag-ring yung phone mo, hinaan mo. So, yan, mamili ka na lang kung ano yung gusto mong lakasan at hinaan. Galing, ha? Atas yung button beeps, pwede mong i-off, pero wag, kasi parang, pagka kasi merong on yung beeps, parang may feedback ka kahit pa paano, eh, tut-tut, tumutunog na ganun. O, yun, parang ganun, tut. Diba? Tapos pwede ka rin mag-select ng language, no? Kaya kung hindi ka Pilipino, kung Portuguese ka man, Francis, Vietnam siguro to, no? Espanyol at ano to? Saudi? Arabo. O yan, kung Arabo ka, ayan, pwede pala. Pero tayo, syempre English, yan lang naman ang alam ko. Malaman Tagalog. Wala eh. Anyway, tapos pwede rin siya yung clock settings. Ayun, so pwedeng 24 hours. Or pwedeng 12 hours. Pero ako kasi gusto ko 12 hours kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino, 'di ba? Yung 1 o'clock PM yung may ganun. Ayun. Tapos last but not the least, ito. Meron din siyang settings ng telepono kaso hindi na-connect yung telepono natin ngayon. So, 'yan, pwede ka ring mag-SMS, tumawag. O, 'di ba? May contacts mo, pwede na rin dito. Pero syempre kung gumagamit ka ng Android Auto, eh automatic na 'yun pagka naka-Android Auto ka.
So yan, no? Nandito yung cellphone natin, no? Ryan Marks Galaxy. So alam nyo nang hindi ako naka-iPhone. O yan, no? Android Auto, yan. Tapos yan, kung nakakonekta yung Bluetooth mo, yung music mo. Tapos ito kung gusto mong gawing favorite. O, oh, diba? Favorite mo si RM. Ay, thank you. Thank you, thank you sa mga nanonood, no? Kaya sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, subscribe ka naman. Libre lang naman yan, eh. Maraming maraming salamat, ha? Sana umabot na tayo ng 500,000 subscribers. Yan. Salamat, ha? Salamat. So, yan. Nakalikot na natin ngayon ang infotainment system nitong Ford Territory. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa panonood. Oh, next video na. Ang daming pindutan nitong Ford Territory, no? Visit our website rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. RIT, riding in tandem.